Kasabay ng ikalimang taon ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration, isiniwalat ng isang eksperto mula sa US-based geospatial imagery firm na Similarity ang pagkasira ng mga bahura dahil umano sa pagtatapo ng human waste at sewage ng daang-daang Chinese vessel sa South China Sea at ilang bahagi ng West Philippine Sea. There are reefs in Union Banks in the Philippine EEZ that are being damaged, and part of that damage is the sewage that these anchored ships, more than 200 of them, are dumping into that reef water. Sa isang mensahe sa UNTV News, sinabi ni Undersecretary Benny Antiporda na makikipag-ugnayan muna sila sa Philippine Coast Guard at Department of National Defense upang malaman kung gaano katotoo ang aligasyon. Pagtapos anya nito, kanilang kukunin ang atensyon ng gobyerno ng China sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Aalamin din anya nila kung talagang Chinese vessels ang sangkot sa umano'y pagtatapon ng human waste. Para kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, kung mapatutunayang may basehan, dapat ding maghain ng kaso ang DENR. Anya, hindi na lamang pag-aangkin ng teritoryo ang ginagawa ng China, kundi pati na ang pagbibigay ng bagong pangalan sa West Philippine Sea bilang West Philippine Sea. Giit ng senador, ipinagbabawal ang pagtatapo ng mga barko ng kanilang basura at polusyon sa karagatan. At sa Pilipinas, may karampatang kulong at multa ang sinumang masasangkot sa environmental crimes. Giit ni Recto, dapat ting pag-aralan ng Department of Foreign Affairs ang paghahain ng diplomatic protest. Nang kunan ng reaksyon, tinawag itong fake ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Si Senator Panfilo Lacson, gusto rin munang makumpirma ang ulat bago anya gumawa ng opisyal na hakbang ang Pilipinas dahil bukod sa seryoso at sensitibo ang issue, isang bansa na may limang dekadang relasyon ng Pilipinas ang sangkot rito. Para naman kay Senator Grace po, isa itong tahasang insulto hindi lamang sa soberanya ng bansa kundi sa lahat ng mga Pilipinong umaasa mula sa karagatan para sa kanilang hanap buhay. Anya, hindi ito gawain ng kahit sinong matinong kapitbahay at malinaw din anya na paglabag ito sa environmental laws. Dapat anya itong kondenahin ng gobyerno at ipahinto ang anumang pagtatapo ng dumi sa West Philippine Sea. Ayon naman sa palasyo, kung totoo ang ulat, hindi papayag ang Duterte administration na maging tapunan ng basura ang Pilipinas. Rosalicoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.